Hindi raw po laser na nakabulag, kundi laser na panukat lamang ng distansya ang ginamit ng China sa Philippine Coast Guard noong February 6. Ayon po yan sa Beijing. Hindi raw totoo ang mga akusasyon laban sa kanila. Ang Philippine Coast Guard na nindigang pansamantalang binulag ng laser ng China ang mga sakay ng BRP Malapascua. Na sinasabi nila na ang laser na yon ay hindi nakakabulag. It's their story against our the testimonies of our Coast Guard sailors, no. The mere fact that they really experience itong temporary blindness. I don't see any reason para gumawa tayo ng storya na ganito. Sa gitna ng tensyon, nililinaw na kung may tuturing bang armas ang ginamit na laser ng China. Dahil kung oo, pwede raw i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Nasa frontline balitang yan, Brian Castillo. Malinaw sa video ang berdeng ilaw na yan mula sa barko ng China. Nakatutok ito sa direksyon ng kumukuha ng video, ang ating Philippine Coast Guard. Pero magkaibang kwento, depende kung sino ang tatanungin. Sabi ng PCG, tinutukan sila ng laser ng Chinese Coast Guard. Pero sabi naman ng China, hindi nila ni-laser ang mismong Pinoy crew. Gate pa ng China, hindi nagdulot ng pinsala sa tao o sa vessel ang kanilang handheld equipment. Taliwas yan sa sinabi noon ng PCG na pansamantalang nabulag ang mga ni-laser na crew ng BRP Malapascua. Nanindigan ng China na hindi totoo ang mga alegasyon ng Pilipinas. Sa kabila niyan, umamin sila na gumamit ang kanilang Coast Guard ng handheld laser speed detector at handheld green light pointer. Pero para lang daw sukati ng distansya at bilis ng ating barko at para mag-signal ng direksyon nang sa gayon ay masigurong ligtas ang pagbiyahe sa dagat. Hindi naman kinagat ni PCG spokesman Commodore Jay Tariela ang paliwanag na yan ng China. Bakit tayo gagamit ng laser kung ang mga barko nila ay equipped naman ng radar? If their interest really is to check the distance of the Philippine Coast Guard from their own vessel, they can always make use of their own radar. Gate pa ni Tariela, hindi nagsisinungaling ang mga video at litrato. Makikita natin doon kung gaano kalakas, no, yung intensity ng green laser. Without actually explaining further. Ang Department of Foreign Affairs naman nanindigan sa report ng PCG. Wala raw itong rason para pagdudahan ang salaysay ng mga Pinoy crew. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na inakusahan ng China ng panlilaser. Noong nakaraang taon, green na laser light din ang itinutok umuno nila sa isang aircraft ng Australia. Pero sabi rin noon ng China, hindi yan totoo. Noong 2018, inakusahan din ng China ng panunutok ng laser sa mga aircraft naman ng Amerika. Ang sagot ulit dyan ng China, hindi ito totoo. Tila walang pinagkaiba yan sa sagot sa atin ngayon ng China. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing ng armed attack ang ginawa ng China sa mga sakay ng BRP Malapascua. Sa ilalim ng United Nations Convention on Conventional Weapons, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng military-grade laser laban sa tao. Maihahaling tulad daw ito sa biological o chemical weapon dahil sa kakayahan nitong makabulag. Kaya dapat na raw linawin ng Pilipinas sa Amerika kung pwede na ba itong basihan para pairalin ang US-Philippines Mutual Defense Treaty. This is not a gun. This is not a missile. This is not a cannon. But it has the same effect because it actually disables our communications. It temporarily blinds our personnel. Ganyan din ang pananaw ni dating Defense Secretary Orly Mercado. Yung ginagamit sa atin hindi barrel, laser. Mm-hmm. Pero yan, nung ginawa natin yung kahit na yung Geneva Agreement, wala pang laser nung araw. Aralin natin, maikitignan natin, baka we can trigger or we can use ano. Kailangan natin ng kakampi. Huwag tayong kumilos ng nag-iisa. Pero mismong Coast Guard, hindi sigurado kung may tuturing bang armed attack ang panglilaser sa kanila. Ito isang weapon or just a tactics o isang taktika ng China Coast Guard para ayun nga ma-prevent kami doon sa aming gagawin but not necessarily destroying us. So sa akin medyo gray pa rin pero hindi ko pa rin siya kinakonsider na weapon.
Kagabi nag-courtesy visit si Chinese Ambassador Wang Xilian sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nag-meeting sila ni AFP Chief of Staff General Andres Centino. Pinag-usapan nila ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.